Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayon, isishare ko sa inyo ang mga facts tungkol sa akin. Ang mga hilig kong gawin, hilig kong kainin, at saka mga pagkain na hindi ko kinakain, at iba pa. Panoorin nyo lang ang buong video na ito at para mas makilala nyo pa ako. So meron ako ditong 10 katanungan. Sa bawat sagot ko guys, so meron siyang explanation. Narito na ang unang katanungan. Ang pinakaunang katanungan kung ano ba yung aking mga hobbies. So hindi yun mawala ang pagdodrawing sa akin guys. Kasi bata pa ako, yun na talaga yung talent ko. At hanggang ngayon, dinedevelop ko pa siya lalo. Isa din sa mga nakahiligan kong gawin guys, ang pagluluto. Kami na mga kaibigan ko dati, nung bata pa kami, hilig kami sa larong luto-lutoan. Kaya nadala ko ito hanggang ngayon. So gaya ng mga nakikita ninyo sa aking mga nakaraang vlogs, ang mga pagkaing Pinoy, nilalagyan ko ng mga twist. Meron pa akong isa pang hilig gawin, ang pagganta. Hindi na yun mawawala sa akin dahil nung bata pa lang ako, hilig ko na talaga ang umawit. Gamit lamang yan itong aming Bluetooth karaoke, ito yung pampatanggal ko ng stress. At the same time, nag-enjoy din ako. Yan ang ilan sa mga hilig kong gawin dito sa amin at marami pang iba. At narito na guys ang pangalawang katanungan. At ang sagot ko sa pangalawang katanungan ay big yes. Lalong-lalo na sa dagat, sobrang nakaka-relax doon. Kaya ako nasabing nature lover ako dahil nagtatanim ako ng mga fruit-bearing trees, lalo na yung mga berries, na kapag tanim ka na, nakakain ka pa. So proceed na ako guys sa pangatlong katanungan. Ano-ano ba ang gusto o paborito kong kainin? Magbibigay lang ako sa inyo guys ng 5. Unang-una ang tinolang isda. Para sa akin, nakaka-good vibes o nakaka-relax sa aking katawan kapag nakahigop na ako ng mainit na sabaw, lalo na kapag dilagyan ito ng tanglad, kamatis, luya, siling haba at iba pa. Abangan nyo guys dito sa aking YouTube channel, i-share ko sa inyo ang aking recipe ng tinolang isda. Ang pangalawa, sa hilig kong kainin yung mga root crops o halamang ugat gaya ng kamote, kamoteng kahoy at gabi. Mas nasasarapan ako guys kapag in-steam sa kanin. Maliban lamang yan sa kamoteng kahoy dahil kailangan niyang lutuin ng hiwalay. Ang pangatlo sa hilig kong kainin ay yung mga kakanin. Kasi dati kasi guys, nung bata pa ako, yung lola ko hilig talaga magluto ng mga kakanin. Kaya na-impluensyahan ako at nakikita ninyo guys sa aking mga previous vlogs yung mga isinshare ko sa inyong mga kakanin. Ang pang-apat sa hilig kong kainin ay ang gulay. Lalong-lalo na ang pritong talong at saka yung chop suey. Sobrang sarap nun guys. At ang panglima sa hilig kong kainin ay ang saging. Kahit anong variety guys, okay na okay para sa akin. Paborito ko yung banana queue at kamote queue, pero mas gusto ko guys na nilaga lang o di kaya steam sa kanin. Mas healthy yun. So ayun guys, yun yung ilan sa mga hilig kong kainin. At ngayon naman, heto na ang pang-apat na katanungan. Ano-ano ba mga pagkain na hindi ko kinakain? Magbibigay din ako sa inyo guys ng 5. So unang-una, ang kinilaw na isda. So dati pa, nung bata pa ako, hindi ko na talaga nakasanayan na kumain ng kinilaw. Nalalansan kasi ako sa ilaw na isda, pero sabi nila masarap daw ito kapag nalagyan na ng suka at ibang mga rekado. Wala sa aking isipan na kumain ng ganon. Baka next time gagawa ko ng content na kung saan magtatry ako ng mga pagkain na hindi ko kinakain. Ang pangalawa sa hindi ko kinakain, yung bagoong na isda o tinatawag sa amin ditong ginamos. Ito yung isdang dilis na buo na nilagyan ng asin at binuro ng ilang araw. So nag-umpisa kasi yun guys nung 19 years old ako. Itong bagoong na ito, masarap din ni partner sa nilagang hilaw na saging. So ito na yung kwento ko nung 19 years old ako. Yung bagoong, ginigisa namin sa bawang at saka sibuyas. Nilalagyan din ng konting asukal para magbalance ang kanyang lasa. Pero nung time na yon, tanging luya lang yung nakita ko para panggisa. Hindi pala siya compatible sa bagoong. Kaya doon nag-umpisa na hindi ko na nakahiligan na kumain ng bagoong. Ang pangatlo sa pagkain na hindi ko kinakain, yung tinatawag sa amin ditong lato o sea grapes. So yung isang klase na seaweeds o yung guso, dati kumakain ako noon guys. Hindi ako kumakain ng lato dahil naglalaway siya. Kumpara sa okra, mas piliin ko yung okra na kainin kumpara sa lato. Ang pang-apat sa hindi ko kinakain ay yung tilapia. Dati mahilig akong mamingwit nung bata pa ako, dun sa ilog, sapa o di kaya sa kanal. Pero wala sa isipan ko na kumain at magluto ng tilapia. Nalalansan kasi ako sa isda na yon. Kahit yung mga tilapia na nabibili sa palengke, hindi ko pa na-try na lutuin at kainin. Ang panlimang pagkain na hindi ko kinakain ay yung sobrang alat na junk foods. Tinitingnan ko sa likod ng chichiria kung mataas ba ito sa sodium content. Ang mga junk foods na aking kinakain ay mababa lang sa asin, gaya ng Nova at Yummy Flakes. At narito naman ang panlimang katanungan. Ang paborito kong kulay ay 2. So ikikwento ko sa inyo guys, nung bata pa ako, hilig ko manood ng mga palabas ng mga Rangers. So marami silang kulay,
pero mas na-attract ako sa kulay na red dahil siya yung leader sa kanilang grupo. Alam naman natin na yung kulay red ay sumisimbolo sa katapangan. Pero habang tumatagal, nagbabago din ang aking paboritong kulay at ito ay blue na sa ngayon. Ang tingin ko kasi sa kulay blue ay nakakarelax sa mga mata. At dito na tayo sa pang-anim na katanungan. At ang sagot ko ay big yes. Kahit anong uri ng prutas ay okay na okay sa akin. Meron kami dito mga prutas gaya ng rambutan, langka, bayabas, mangga, guyabano at iba pa. Naniniwala ko na kapag kumain tayo ng prutas ay nakapagpapalakas ng ating resistensya at para maiwasan natin na magkaroon ng mga sakit. At ang pampitong katanungan ay... Ano-ano pa bang habis ang hindi ko pa nabanggit? Isa na dito ang pagsusulat ko ng kanta. Ganito kasi yun guys, kapag merong mga tono na nabuo dito sa aking isipan, agad kong ginagawa ng lyrics. Meron akong nagawang tatlong Tagalog na kanta. Baka next time isi-share ko yun dito sa aking YouTube channel. Para sa akin, mas mabuti kapag nagsusulat ka ng lyrics sa umaga. Walang istorbo at para makapag-isip ka ng mabuti. Isa din sa mga nakahiligan ko ang photography. Mahilig akong kumuha ng mga litrato sa nature, sa pagkain, sa halaman at iba pa. At heto na ang pangwalong katanungan. At dahil fan ako ni Michael V, pinapanood ko yung kanyang mga shows sa TV gaya ng Pipito Manaloto, Bubblegum at kahit pa yung mga dati niyang shows pinapanood ko din. Mahilig din ako manood ng mga travel shows gaya ng Biyahe ni Drew na kung saan pinifeature nila ang magagandang tanawin dito sa Pinas. Mahilig din ako manood ng noontime shows gaya ng It's Showtime at Itbulaga. Parehas ko silang pinapanood. At ang panghuli na pinapanood ko ay mga singing contest. At dito na tayo sa pangsyam na katanungan. Sino ba ang paborito kong superhero character? Yan ay walang iba kundi si Spider-Man. Bakit ko siya nagustuhan dahil flexible yung kanyang katawan, kapag tumalon-talon na siya sa building para siyang lumilipad sa hangin. Gamit lang yan ang kanyang sapot. At ang tumatak sa akin na linya ng Spider-Man ay with great power comes great responsibility. At super agree ako dun. Ang panghuli at ang pangsampung katanungan ay ito. Narito ang ilan sa mga vloggers na pinapanood ko dito sa YouTube. Yung iba dito, ikakategorize ko sila. Unang-una yung mga inspirational vloggers na sina Idol Basil Manadel ng Dahang Resirian Monderer, Ivana Alawi, at ang nag-inspire ng pagbablog dito sa Pinas, yan ay walang iba kundi si Lloyd Cadena. Nanonood din ako ng Rapid Tulfo in Action dahil marami kang mapupulot na aral doon sa kanilang palabas. Kapag YouTube tutorial videos naman, dalawa ang pinupuntahan ko. Si Josie Resilies at si Road TV. Nagbibigay sila ng tips at advice para mas mapa-improve mo pa ang iyong YouTube channel. Andito naman tayo sa mga comedy vloggers. Dalawa yung nakikita kong sobrang nakakatawa. Yan ay walang iba kundi si Alex Gonzaga at saka si Vice Ganda. Marami din naman akong pinapanood ng mga comedy vloggers dito sa YouTube. Pinapanood ko din yung mga videos ng Guerrero siblings na si Nanyana, Rance at Natalia. Sobra akong na-entertain sa kanilang pagsasayaw at vlogs na din. Nanonood din ako ng mukbang dito sa YouTube pero isa yung nag-stand out sa akin. Yan ay walang iba kundi si Big Guy Appetite. Check nyo guys yung kanyang YouTube channel, marami siyang mga reaction sa mga pagkaing Pinoy. Yan lahat ang 10 katanungan na nabigyan ko ng kasagutan. I hope na mas nakilala nyo pa ako dito sa aking ginawang vlog. Marami pa akong videos na i-upload dito sa aking YouTube channel. Abangan nyo lang yun guys. Kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.